Isama sa Anak at Espiritu Santo, iisang Diyos na totoo, wagas, dalisay at tunay, nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Nagpupuri, nagpupugay sa'yo, Santisima Trinidad. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang bibigkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng banal na sang tatlo, Santissima Trinidad. Ngayon din ay linggo para sa basic ecclesial communities o para sa mga batayang paminang Kristiyano. Mga kapatid, isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Seno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, at ang mga intensyon ng mga nakosposting ng mga chapels, groups at communities sa mga parokya. Idagdagin natin sa misa natin ngayon ang ating intensyon para sa lahat ng mga pamaynang Kristiyano o basic ecclesial communities upang sila ay yayabong sa kanilang pagsasaksi sa buhay pananampalataya. Mga kapatid, ang pag-ibig ang siyang buklod ng ugnayan sa pagitan ng tatlong persona. Anuman ang ating gamiting imahin upang ipaliwanag at bigyang katwiran ang pananampalataya sa banal na sang tatlo, lagi itong kakitaan ng ugnayan o relasyon na pinagbubuklod at pinag-iisa ng pag-ibig. Sapat nang banggitin ang Ebanghelyo ngayon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Malangin tayo na sa pamagitan ng Eukaristiyang ito, maging matatag tayo sa pag-ibig tulad ng sang tatlo upang makamit natin ang buhay na payapa at naayon sa kalooban ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarahal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin.
Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinapahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa panampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipagalubong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong isang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, tumapya si Moises ng dalawang bato at dinla kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at dakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at malulahating pangalan. Nararapat kang purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na naluluklok sa maringal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibabaw ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo.
Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa simbahan. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dakila ang Amang mahal, Anak Espiritung banal, noon, ngayon, kailan paman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nanampalataya sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa linggo tayo na ordinaryo, pero ngayon ay dakilang kapistahan ng Santissima Trinidad, tatlong persona sa isang Diyos o sang tatlo. At ang atin pong dagdag ngayon sa araw ng pagdiriwang ay ang ating mga panalangin at pag-alaala sa basic ecclesial communities. Mga batayang paminang Kristiyano, mga maliliit na sambenan ng panampalataya na kung saan ang pagbubuklod sa kanila ay nagsasalamin ng Diyos na iisa, ngunit tatlo ang persona. Ang Diyos na mahigpit ang kaisahan, ngunit may tatlong paraan sa pagpapahayag ng kanyang pag-ibig, ng kanyang habag, at ng kanyang kabutihang loob. Sa atin pong unang pagbasa, mula sa aklat ng Exodo, Kapitulo 34, pangalawang bahagi ng versikulo 4 hanggang versikulo 9, si Moises na siyang tinuturing na dakilang propita ng mga Israelita at tagapagbigay ng kautusan ng Diyos, ay pumunta sa bundok Sinai. Hindi upang ipairal ang kaparusahan ng mga
kasamahan niyang mga Israelita na matigas ang ulo, matigas pa ang puso, kanya pong ipinapanalangin ang awa at habag ng Diyos. Dahil ang tao at kasama na roon ang mga hinirang na sambay na ng Diyos, ang mga Israelita, ay may karupukan din, may kahinaan, at sila na biniyayaan na mula pa sa pangako kay Abraham ng mga kaloob ng Diyos ay hindi na nagpapahalaga ng una ng kanilang paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pangalawa, na sa kanilang pagkahinirang na bayan ng Diyos. At pangatlo, sa pangako na sila ay makauwi sa kanilang sariling bayan. Bagkos sila ay sumuway sa Diyos. Kaya si Moises ay nagpunta sa bundok Sinai upang kanyang kausapin at kanyang idulog ang Panginoong Diyos na si Yahweh na patawarin ang kanyang mga kababayan na kanyang ipahayag ang kanyang awa at habag sapagkat ang Diyos naman ay punong-puno ng habag. Siya'y banayad na makitungo sa kanila sapagkat nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig. Kaya tama yung sinasabi sa ating salmong tugunan na mula sa awit ni Daniel ng papuri. Mula sa aklat ni Daniel, Kapitulo 3, versikulo 52 hanggang 56, na kung saan pinupuri nito ang Diyos dahil sa dakilang ginagawa niya sa lahat ng kanyang mga hinirang. Ang Diyos ay hindi nakalimot ng kanyang mga pangako. At dahil dito, sinasabi sa ating pangalawang pagbasa sa pangalawang sulat ni San Pablo taga Corinto, Kapitulo 13, verso 11 hanggang 13, na ipinapahayag ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pag-ibig at pakipagkaisa. Sapagkat ang pagkakaisa ay matibay lang kapag ka mayroong pag-ibig. Ganon din sa ating karanasan sa buhay. Kapag ka lumabnaw na ang pagmamahalan sa loob ng tahanan o kaya sa pamilya, kumisan magkawatak-watak na ito. Ngunit kung nagkaroon ng pagyabong, nagkaroon ng mainit na pagmamahalan sa loob ng mga tahanan, ang pamilya ay natiling isa, nagkakaisa sa diwa at sa pananaw. Sa kanilang mga pamaraan ay pamamaraan na naayon sa pag-ibig. Sapagkat kung ang lahat ng tao, lahat ng sambayanan, lalo na ang pinakabatayang sambayanan na tinatawag nating basic ecclesial community, at ang basic ecclesial community na mayroon pang pinakabatayan na sambayanan, ang pamilya, kapag ka ito'y nabuklod ng isang matibay na maliit na sambayanan ng Diyos na kung saan na sintro sa pag-ibig, nagpapahayag ng pag-ibig na siyang nagiging ugnayang malaliman sa kanila. Ang buong sambayanan ay hindi lang matibay, masigla din sapagkat matibay at masigla ang mga pamilya. Kaya itong pagpapasigla, itong pagkakaisa, itong pagmamahalan na sa loob ng mga tahanan ay nagsasalamin una sa lahat ng Diyos. Ang Diyos ay hindi isa. Tatlong persona siya. Pero sa hindi natin maunawaan na paraan sapagkat Diyos lang ang makapagbigay nito ng kanyang kapangyarihan, kung paano siya magiging Ama, Anak at Espiritu Santo, dahil hindi sapat
ang kanyang pag-ibig na magiging ama at tagapaglikha ng lahat, siya rin ay handang tumubo sa atin kaya siya'y nagkatawang tao. At bilang nagkatawang tao na salita ng Diyos na nagiging bahagi ng ating kasaysayan, siya'y naging anak upang tayo'y tubusin, upang ialay ang kanyang sarili, upang ipahayag gaano kadakila ang kanyang pagmahal sa atin, na handa siyang mag-alay ng buhay upang tayo na suwail at mga sumuway sa kalooban ng Diyos ay ibalik upang tayo'y magkaisa sa kanyang pangalan at sa nabuklod na sambayanan ng Diyos na simbahan, na binayaran ng dugo at pagpagkasakit ng Panginoon, tayo ay magkaroon rin ng pagbubuklod ng matibay. At sa ating pagbubuklod na matibay, dahil ang ulo nito sa ating sambayanan na kinukumpuni ng mga buhay na mga bato ng templo ng Diyos ay naging bahagi ng sambay ng nagkakaisa dahil sa pag-ibig ng Diyos na nagligtas sa atin sa pangitan ng ating Panginoong Hesukristo. At upang lalo pang magabayan, upang lalo pang maparangalan ang Diyos, upang lalo pang tumibay ang ating pagsasaksi sa buhay pananampalataya, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Ipinadala ang kanyang diwa, ang kanyang espiritu, ang paraklito, ang patnubay upang sumasa atin siya. Na sa ating mga kahinaan, dahil tao lang tayo, kuminsan mapalayo tayo sa tunay na tunguhin ng buhay na tayo, tao pala. At ang ating buhay ay hindi tayo nag-iisa. May kasama tayo na dapat mahalin. May mga kapwa tayo na dapat ating bigyang pansin, na may mga kaparihan natin, mga kababayan natin na ngailangan nating bigyan ng habag at awa. At dahil dito ang ating pag-ibigan at pagmamahalan na nagiging isa ay siyang salamin ng Diyos na hindi lang umibig bilang ama at tagapaglikha, hindi lang na tagapagbigay sa atin ng katubusan upang tayo maging ampon ng mga anak ng Diyos. Ipinagpatuloy ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa diwa niya, sa Espiritu Santo, na siyang nagpapalakas sa atin upang maging matibay pa rin tayo sa kabila ng ating karupukan, sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng katigasan ng ating ulo at puso. Mayroong Espiritu Santo na siyang mag-udyok sa atin, magkaisa tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat yan ang kaluuban ng Diyos. Yan ang pagsasalamin na iisang Diyos, ngunit tatlong persona, sapagkat lubos ang kanyang pag-ibig. Umibig bilang ama, umibig bilang anak, at nag-iibig at laging umiibig bilang Espiritu Santo upang tayo'y mapabilang sa kawan na binuklod ng pag-ibig na tunay. Ikaw ba, kapag ka mahal mo at iniibig mo ang membro na iyong pamilya at tahanan, hindi ba nag-iisa kayo? Hindi ba matibay ang ating samahan kapag ka may pagmamahalan? Ganun din ang pag-ibig at diwa ng pag-ibig sa Santissima Trinidad. Dahil sa pag-ibig, iisa siyang Diyos, ngunit napahayag sa iba't ibang paraan sa isang malalim na pag-ibig, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kaya, mga kapatid, tayo ay tinatawag na bahagi ng sambayanan ng pag-ibig upang ating paunlarin at payabungin ang kultura ng pagmamahalan na tinatawag na kinonia, kinonia, kasamahan na pinagbuklod, pinag-ugnay-ugnay sa pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at puspos ang kanyang pag-ibig na Ama, Anak, at Espiritu Santo, na huwag po nating kalimutan
na tayo mamuhay din sa pag-ibig na tunay sa Diyos. Naway yayabong ang pag-ibigan at pagmamahalan sa ating mga tahanan, sa ating mga pamayanan at iba pang kuokong nasaan tayo upang tayo'y matawag na sambayanan ng pag-ibig na nagkakaisa dahil sa Santissima Trinidad. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing, nanausura ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay muguli, numakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukumos ng buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, labis ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Dumulog tayo sa Kanyang upang pagkalooban tayo ng mga biyayang ating hinihiling sa bawat panalangin natin pong itutugon. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, isugo mo nawa sa simbahan ang iyong Espiritu upang sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, lumago kami sa pag-ibig sa bawat isa. Manalangin tayo. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pag-alabin mo ang Espiritu Santo, ang Paraklito sa mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan upang mapamunuan ang iyong sambayanan ng may katapatan. Manalangin tayo. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, tulungan mo ang mga naliligaw ng landas, ang mga may sakit, ang mga nalulumbay, at ang lahat ng mga nagdurusa. Manalangin tayo. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Banal na Espiritu, gabayan mo ang aming pamayanan sa pagkakaunawaan at pagkakaisa. Masalamin nawa ang kapayapaang dulot mo sa araw-araw naming pamumuhay. Manalangin tayo. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama ng lahat ng mga nabubuhay, makibahagi nawa sa iyong kaluwalhatian kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo ang lahat ng mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Sang tatlong Diyos, dinggin mo kami. Ama, pagyamanin mo ang iyong salita upang tuluyang lumagot mabuhay sa amin ang katotohanan at ang iyong Espiritu upang pabanalin kami. Tulungan mo kaming sambahin ka, tatlong persona sa isang Diyos, sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng aming panampalataya sa iyo. Hinamin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin ng kapatid upang paghay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gayon banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging nakalaan sa iyong adhika sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanihan, tunay ang marapat ni kaya ang pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu ay di na iba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo, iisang Diyos na totoo ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinapalampalainan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Pagkamat may tanging pag-ilal ang bawat isa, isang Diyos na pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kahit isa namang ilisisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kay sumita ng Espiritu yung banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kosang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na kahit nalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa mong daigdig, pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niyo sinaming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang siling muling mabuhay ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birhin Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz, ni Manay, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng kalinglaotos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mo aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Became our bread and wine.
buhay. Laan sa kaibigan, Ina ko mo ang kalis, tinapay ka ng buhay, alak ng kaligtasan, dakilang pag-ibig. No greater love than yours, for you laid down your life, for friends you called your own. No greater love than yours, no greater love than yours. You took the bitter cup, became our bread and wine. No greater love than yours. Announcement. Ngayon po ay linggo ng Basic Ecclesial Community. Kaugnay po nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga gawain at pagpapalaganap ng BEC sa ating lugar at sa buong Archdiocese ng Maynila. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may panampalatayang lubusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa linggo ng BEC, Basic Ecclesial Communities o Batayang Pamayanang Kristiyano. Diyos na bukal ng kabutihan, salamat sa handog mong pagpapanibago sa pagkakaloob ng munting samay ng Kristiyano, BEC, bilang konteksto at hamon na may sa buhay ng makabuluhan ang aming panampalataya. Nagsusumamo kami na maging sa gitna ng pandemya at mga pagsubok ay taglay namin ang alab ng bagong sigla sa pagpanibago ng aming pamilya, kapitbahayan at parokya at magsumikap na walang mamagitan sa aming gawain ng paglingkod. Ang lahat ng ito ang aming samot na langin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia Banal na Misa, kinala sa loob at sa labas ng dambana ng itim na sinunang kaya po kayo mga naugnay sa iba't ibang social media platform at napuspos ng iba't ibang paranaway ang inyong mga panalangin na linggay ng Pong Jesus na Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Pong Jesus na Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang Diyos ay nagmamahal at umibig sa atin bilang Ama, Anak at Espiritu Santo nang may lubusang pag-ibig naway maisabuhay natin ang pag-ibigan at pagmamahalan sa ating mga tahanan, sa ating mga maliliit o munting pamayanan at sa iba't ibang puok na kung saan tayo upang ang Panginoong Diyos ng pag-ibig ay makilala at mahalin. Ngayon na po ang basbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pasusan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inhagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamitan ng bendisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ay kiniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati
anak.